Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Muli, narito na naman ang inyong kasama sa kusina, si Brother Ramon Armamento ng Ramstyle TV. So, ngayong umaga ay gagawa naman tayo ng panibagong lutuin. At itatawagin natin Seafoods Canton. Bakit tinawag itong Seafoods Canton? Kasi ang lalawak natin dito ay seafoods. Kaya tatawagin na itong Seafoods Canton. Kasi medyo nagkakaedad na tayo. Kaya dapat ay inaalaga na rin natin ang ating mga health ito. So, bago tayo mag-umpisa sa pagluluto, ipapakita ko muna sa inyo ang mga sangkap sa ating Seafoods Canton. So guys, ito ang mga sangkap sa lulutuin nating Seafoods Pancit Canton. Meron tayo ito Seafoods Canton para short. So, unang sangkap, meron tayo rito itong hipon. Yan, hipon yan. Ginamay na, pinalupan. Tapos, meron tayo rito itong pusit. Ginagyan nyo na rin ang pusit. Meron tayong sayote para sa gulay ng ating canton. Repolyo. Meron tayong carrots. Meron tayo rito itong sibuyas, bawang. Meron tayo rito itong paminta. May asukal, kaya lang mas kubado yan. At meron tayo rito ng pancit canton. Yan. Asuka, seasoning, at meron tayo rito ng toyo. At saka, yung ulo at balat ng hipon ay pinabulakan ko. Kasi meron pa rin makukuha tayo rito ng lasa sa ating pinabulakang ulo at balat ng hipon para hindi masayang. So guys, yan ang mga sangkap sa lulutuin nating Seafoods Pancit Canton. Kaya narinari sa kawali ang meron din tayong kasabang oil. So kaya ayun ang mga sangkap at mag-uumpisa na tayo magluto. Yan guys, pinainit natin ang mantika at pag-uumpisa tayong magluto. Salamat pala sa mga nanood ng aking video at sa mga nag-subscribe sa aking channel Ramstyle TV. Marami salamat sa inyong panonood. So, hinihintay lang natin kung init ang mantika at tayo ay mag-uumpisa na mag-isa ng ating sangkap. Kaya kung ginagan yan, titignan ko kung mainit na kasi pinakamanipis na bahagi ng ating katawan ng pisngi. Pag pisngi, malalaman mo na mainit na mantika. So, mainit na. Pwede na natin ilagay ang bawang. As usual, sa ang bawang. Dear Brown, pamparawin natin ang bawang na kalte. Ito ay ating kilong pancit canton. O, malang ating kilong. Yan 500 grams. May presyo pa, $66.50. Ito yung ating pag-brown-brown ang bawang. Para aliwapas yung kanyang pao. Isa sa sikreto kung bakit masarap ang lutuin, dapat maraming bawang. Kasi ang bawang ay meron siyang sustansya na nagpapasarap ng lutuin. Kasi noong unang panahon, wala namang mga asin, wala namang mga bitsin, pero may bawang. Pero bakit masarap ang lutuin? Kasi
kumpleto na yan sa bawang. So, medyo nagpa-brown-brown na siya. Lalagyan na natin ang sibuyas. Dahil sa itong perots, ay paperot itong sayote, medyo matagal itong maruto. So, unahin natin igisa ang sayote. Ito ang buli na medyo matagal-tagal maruto. Tanglog natin para mabilis maluto ang sayote. Guys, pag-usap pala lang ito. Pag-usap lang ang gatong. Ito nga pala yung ginagamit ko. Ito ay safe na klase ng butane kasi ito yung aluminum, hindi yung nakalangwang. Bili ko rito ay 18 pesos isang tangke, refill. Mas mura ito kaysa sa gasol. Kasi kung gasol, hindi nga makakabili ng 18 pesos lang. Kaya itong ginagamit ko. Ang 10 piraso nito ay naabot na sa amin ng 2 linggo. Kaya pala hindi mulak yan. Mayroon na. Okay, mayroon tayo lang. So guys, dahil sa medyo luto-luto na itong ating sayote. Naman eh, dapat punahin. Okay. Gagawin natin, sunod natin gagawin. Ilalagay natin itong pusit. Pasama natin sa pag-isa. Kaya na natin isusunod yung tipon. Pwede rin pala itong lutuin ito, tawagin ano, healthy, ano, healthy seafoods, healthy seafoods, pansit canton. Pwede rin ganun tawag. Healthy seafoods, pansit canton. Pinabi na ang paminta. Sarap sa pansit canton ang maraming paminta. Dahil sa guro, medyo medyo luto na rin itong pusit. Kaya sunod natin ilalagay ay ang hipon.
hipon. Isasabay na rin natin ang carrots kasi medyo makakapal ang carrots. Gulay pala, ang dami na. Yan. Ito ang mga halo natin sa ating healthy seafoods pansit kantong. Pusit, hipon, sayote, carrots, repolyo. Magpapalaman natin. Dahil sa luto na siguro itong ating medyo naluluto na itong ating mga sangkap, gagawin natin ay lalagay na natin ng iba pang natitirang mga panlahok o sangkap. Pagaya ng dati, muna natin lalagay ay toyo. Para kasi ginagawa ko sa aking pagluto kay pansit man o bihon o panton, nagawa ko ay inaadubo ko muna sa soup at toyo. Ito yung isa sa sikreto kung bakit masarap ang niluluto kong bihon, pansit o kanton. Ilalagyan ko ng kaunting supa para mas masarap siya. Kung gusto nyo gayahin, pwede nyo gayahin. Magluto kayo ng ulang supa at magluto kayo ng may supa at makikita ninyo ang pagkakaiba. Tapos, nilalagyan ko rin ng asukal. Ito, mas kubado. Para ang asukal kasi ay siyang nag-neutralize ng lasa. Yan, naadubo ko muna sa asukal po yun. Para talasap mo siya. Ito, lagyan natin ang seasoning. Salamat sa mga nag-play na aking mga vlog, mga video. Salamat sa Kabayan Family na tuloy na sumusuporta ng mga sa atin bilang pamilya sa YouTube. Salamat sa patuloy niyo pagsusuporta kahit ang mga sa inyo ay hindi ko naman kilala. Pero nandit kayo na magandang tumulong sa kagaya kong maririnig pa lang na YouTuber o vlogger. Salamat sa inyong lahat. Hindi na sa inyong ibang dako ng negative. Pero magandang paligyan. Hindi ako na makapagkaptunay ng Pilipinas. Salamat din sa mga bagong nag-subscribe at sa mga hindi pa nag-subscribe. Sana po ay mag-subscribe na kayo para hindi pa ako sa inyo na marami pa tayong lulutuin na mga ibang paglasang putahin para i-share ko rin sa inyo pangdungan ay pinag-alok sa atin ang ating Panginoon. Sabi nga ng aking isang pinsan na si Ate Bolin Perez, sabi niya, ang dami namang alam na luto, yan ba yung negosyo mo? Sabi ko, hindi. Pamanda lang ito, pang sarili. Kasi hindi ako ginawa itong vlog nito para sa mga hindi pa nakakalam ay makakita rin sila kung paano magluto ng mga lutuing Pinoy. At meron din nagko-comment na sabi nila ay salamat sa pag-share ng iyong kaalaman sa pagluluto. Nadagdagan ang kaalaman ko sa aking mga lutuin. Pero sasabing yung mga nasa ibang bansa, sabi nila, nami-miss ko ang mga pagkain yan. Kasi dito sa lugar namin ay walang ganyang mga pagkain. So,
gagawin natin, ilalagay na natin yung ano, sabaw na pinagpakuluan ng ulo at ano ng hipon, balat. Kasi meron pa itong ano, lasa na nakakukuha. Sayang naman kung itatapon lang. Yan. Oo, talagay na natin. Salain lang natin para ano. Kasi nasa ulo ng hipon ang ano, ang lasa. Yan, ito nga po. Pinakuloan ko. Ang hipon. Tara namang mag-amoy, ano yan, pumita, eh, hipon yan. So, hindi na natin kumulo. Pag kumulo na yan, ay pwede natin inagay ang ibang mga kulang pagsangka. At saka natin napag-uting, ano, tubig na mainit. May ready ako ma-edit na tubig para mabilis kumulo. Pagka kasi malalim na tubig ang inalagay natin, maghihintay pa tayo kumulo. Pero pag ma-edit na tubig na, yan, nakulo na. Kulo na agad. Kaya makasave tayo sa time sa ating pagluluto. Magyan natin. Na. Naroon ang lasa ng pusit, naroon ang lasa ng hipon. Kaya ayos na, dagdagan na lang natin ang konting paminta. Parang ang lasa ay nahingi pa ng konting paminta. Okay. Pwede natin ilagay ang ating ito. Bago natin lagyan ng kanto, ito. Para putol-putol siya. Kasi pag hindi siya putol-putol, meron mag, ano, mag-halong-halong. Tapos, ginahan natin ang apoy. Lagyan na ng kanto. Yan. Okay, tayo lang. Sabahan na natin ang repolyo. Sagana sa gulay. Kaya nga tatawagin natin itong healthy seafoods pansit kanton. Kasi sabahan natin ang gulay na kasama. Bihon, pansit o kanton, dalawang ating panghalo na yun. Para sabay. Pag isa lang kasi yung panghalo, isang side lang yung nakakahalo. Pero pag dalawa, ano. May sabaw pa, pero sisip-sipin niya ng kanton. Sabaw na yan. Kailan natin kumulo.
apoy. Medium fire, hindi na slow fire. Kain ka na ng masarap na pansit canton. Healthy na. Masarap pa. Habang tumatagal kasi, sinisip-sip niya ng canton ang sabaw. Kaya dapat medyo matagalagay ang sabaw. Kasi pagka hindi mo din ngayon ang okay ang sabaw, ang mangyayari sa canton, butry. Kasi wala na siyang masipsip na tubig. Maganda ang medyo madami-dami kasi meron siyang masipsip na tubig at maganda ang kanyang pagsaluto. Guys, ito na ang ating tinatawag na healthy seafood pansit canton na ating niluto ngayong umaga. Kapag sa inyo ang ang finished product. Yan o. Healthy seafood pansit canton. Yan. Sarap. Talagang sarap yan. So, hanggang dito na lang guys ang ating video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood muli ng ating video. At muli, dalangin ko sa Panginoon na sana ay lagi niya tayong gabayan, ingatan, proteksyonan, bigyan ng pangailangan tayo at ating kusang bahayan saan man tapo ng salibutan. Dahil alam natin ang Diyos sinasalan ng tapo, walang nagtatago sa Kanya. Sabi nga ni Father Rodbos, focus on Jesus, not on virus, because Jesus is mightier than virus. So kahit may virus, mas makapangyarihan pa rin natin ang Diyos. Kaya dapat ay hindi mapiktuhan natin panagpantaya at patuloy tayong lumalaban na kasama natin Panginoon. Dahil alam natin, hindi tayo pabihan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat.